Kamakailan lang, nag-apologize ang World Bank sa pamahalaang Pilipinas dahil sa report nito tungkol sa estado ng edukasyon sa bansa. Pero kung susuriin ang mga salitang ginamit ng World Bank, hindi ito nagsisorry sa laman ng ulat. Humingi ito ng paumanhin sa maagang paglabas ng report nang hindi nag-aabiso sa Department of Education ng Pilipinas. Sinabi nito na batay sa tatlong pandaigdigang assessment, mababa ang kalidad at may krisis ng edukasyon sa bansa. Pero giit ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Leonor Briones na tinalo pa ang Bulkang Taal sa pag-aalboruto, outdated ang global assessment sa ginamit. The country was insulted, was shamed, and so on. We expect and look forward to a public apology. Lalo na yung pagsabi sa amin na naglabas sila ng ganong klaseng datos na lumang-luma na datos. Sa tingin ba ni Briones, nagmilagro at nakaahon na ang Pilipinas sa mga datos na ito? Sa isang liham sa World Bank, sinabi na Finance Secretary Carlos Dominguez III na nagdudulot ang assessment ng undue reputational risk sa sektor ng edukasyon. Pray tell, Ginoong Kalihim, anong reputasyon, anong current realities ang hindi sinasalamin ng pagtataasa ng World Bank? Mahirap lang talaga kasi tayo. We are a third world country, classified as one. Ang mahirap sa atin is always the constraint of money. Anong reputasyon ang ipagmamalaki natin kung mayorya sa mga 15 taong gulang ng mga estudyante ay hindi nakakaintindi ng fractions? Anong reputasyon ang nalalabi sa atin kung 10% lang ng nasa grade 5 na batang Pilipino ang umaabot sa global standards? Mr. Dominguez, anong nalalabi sa reputasyon natin kung ayon sa pag-aaral ay laganap ang bullying sa lahat ng antas pero hindi sa pool ng mga opisyal ng paaralan kung gaano katindi ang problema? Sa totoo lang, ang inireklamo ni Briones ay protocol at hindi ang buod ng report na hinalaw sa respetadong mga pag-aaral. Form, hindi substance. Sa totoo lang, ang kabataang Pilipino ang dapat mainsulto sa pag-aalboruto ni Briones. May gana pa siyang mainsulto, samantalang palala ng palala ang lagay ng edukasyon sa Pilipinas na responsibilidad niya. Today, we celebrate a great victory. We declare our victory over COVID-19, the destroyer of our lives, the destroyer of our economy, and of our way of life and society. Ngayong may pandemya at nasadlak sa distance learning ang mga mag-aaral, wala namang ipagmamalaki ang DepEd. Lalong sumambulat ang kahinaan ng sistema. At kitang-kita ito sa mga palpak na learning modules na ipinamahagi ng ahensya. Ito lang ang masasabi namin sa DepEd. Hindi bumenta ang paglulupasay nyo. Gawin nyo na lang ang trabaho nyo. Gamitin nyo ng tama ang pera mula sa pautang. In denial man si Briones, sana'y magsilbing eye-opener sa mga Pilipino na isang krisis sa edukasyon ang kinakaharap natin. Kinakaharap natin ang madilim na kinabukasan ng kamangmangan ng mga susunod na henerasyon.